Ang bilis na refund agad. Oh my God. Thank you, Lord. Oh my God. Fuck. Oh my God. Nakakaloka. Narito na agad? Oo. Anak ba 24 hours? Ang bilis. Hindi kasi saglit lang kasi nung na-receive ko email, kinancel ko kagad. Nag-refund. Oh my God. Thank you, Lord. Hello everyone, this is your Ate Tours Touring Quinto, and welcome back to my channel. So ayun, another makeup tutorial tayo. So last Wednesday, nag-live ako, and then yung makeup ko that live was super good, kaso hindi ko na-videohan. So naisip ko, gawin ko siya ngayon. I'll try to recreate that again, and then I will try to vlog it. So, yun lang. Kasi ang ganda-ganda ko nun eh. So, I wish I have a picture, kaso wala akong picture eh. Nakalimutan ko mag-selfie nor mag-story. So, anyway, basically, ang makeup ko lang, ang ginawa ko last Wednesday yung makeup ko was, binawasan ko yung amount of makeup that I normally use. Like, binawasan ko yung amount ng foundation sticks, yung amount ng contour, tapos I didn't use too harsh, too dark na contour. Instead of using this Juvia's Place na contour, ang ginamit ko ay, saan yun? Itong Nichido na pangkilay talaga siya, itong brow na ginagamit kong contour. So, ginawa ko siyang lighter instead of darker. Tapos, when it comes to blush, instead of using this Vice Cosmetics na dark coral, which is very great, I instead use this light coral shade from Laura Mercier. So, ayun. And then, yung kilay ko, I don't know, medyo yung normal lang. Hindi siya sobrang kapal, hindi rin siya sobrang nipis. And then, what else? Oh, eyeshadow. Ang ginamit ko lang basically is brown and gold. So I just simply use a cut crease. Sinudan ko lang yung gumawa lang ako ng maliit na cut crease, and then gold lang yung loob. Basically two colors lang, and then yung yung shimmer sa dito, yung highlights, yung Juvia's Place na pink na highlights. So yun, parang tinry ko lang magbago, kumbaga to make it lighter or to make it more softer. Tapos ang ganda ng kinalabasan. Tapos at the same time, ang pinaka nagustuhan ko, hindi nagka-crack yung makeup ko dito. Kasi may laugh lines akong malala. So dahil may laugh lines ako, no matter how much I put makeup to cover it, hindi talaga, nagka-crack talaga siya. So ang ginawa ko, binawasan ko lang, and then tinry ko na onting amount lang. Basically, just to cover this kind of blemishes, itong laugh lines, itong dark circles around my eyes. Yeah, just to make it more like clean, clear, sheen, velvety, parang ganun, soft. Nag-work siya, in fairness. At ang maganda pa doon, tumagal siya. Tumagal siya buong gabi na naka-live ako. So, I just want to recreate that, and I wanted to put it on a vlog para lang, I don't know, maybe someone you know, be inspired to do it as well. So, I don't know kung baka yung iba sa inyo ay ginagaya yung way of doing makeup ko ngayon, and then when I show this, na baka gayahin nyo na rin siya for the better, kasi I think that would work for the better. I don't know, not sure, but I think I'm gonna try to do that more often hanggang sa masanay ako. Kasi malaking tulong din yun, kasi Kryolan is wala na dito sa Philippines. Nabibili siya online sa Lazada, and not totally sure kung legit yun, pero it was very, very discounted. At saka Kryolan Philippines yung pangalan ng store, so I don't know if that's legit or not, pero either way, hindi siya readily available all the time. So if I'm going to do this kind of technique that I just did last Wednesday, it would help me save the amount of product, especially Kryolan, that I always use or I always put on my face, which was a ton of amount. Napakakapal, sobrang heavy makeup, cream pa yun, sobrang full coverage pa siya. So ayun, maybe I could save some. So okay no. Sabi ko sana, so okay ano, so okay no, gago. So ano, tuloy natin. What? So ano, gawin na natin siya. Let's do this. Woo! Ang bilis na refund agad. Oh my God. Thank you, Lord. Oh my God. Fuck. Oh my God. Nakakaloka. Narito na agad? Oo. Anak ba 24 hours? Ang bilis. Hindi kasi saglit lang kasi nung na-receive ko email, kinancel ko kagad. Nag-refund. Oh my God. Thank you, Lord. Oh my God.
God, ginabahan ako. ginabahan ako. Teka lang, kailangan ko na i-cancel to. Paano na i-cancel to? Oh my God, puta ka to rin. ginabahan ako, ginabahan ako. Wait lang guys ha. Nag-primer na ako, tapos nag-contact lens na rin ako, nag-ice na ako ng buho. Kaya lang, kailangan ko na ayusin to kasi later, wait lang, tapusin ko lang to. Settings. Oh my God! Ginabahan ako ng malala, mama. Grabe yung kaba ko. Grabe yung kaba ko. Ginabahan ako doon. Oh my God! Okay, side story. So here's what happened. A week ago, a friend of mine, Sir Rocky, gifted me a Masterclass 7-day free trial. I don't know if you know Masterclass. By the way, this is what I use for as moisturizer now. So if you don't know Masterclass, it's a payment only na Masterclass. Basically, Masterclass from different professionals. So Sir Rocky gifted me this Masterclass, which is super amazing kasi I've been wanting to watch Masterclass ni Paris Goebel, yung tawag dito, yung creative director ng The Palace. So yon, tapos and there are a lot of other celebrities, not totally celebrities, but celebrities in their own fields, I guess. So one of ang napanood ko is natapos ko si Paris Goebel, natapos ko rin si Anna Wintour for fashion, and then napanood ko ng kaunti si Misty Copeland for ballet, and then si Ken Burns for filmmaking. And then RuPaul a little bit kasi hindi naman tungkol sa drug yung story niya, akala ko tungkol sa drug yung masterclass niya, hindi pala, empowerment though. So yeah, so yun yung pinanood kong masterclass. So nakalimutan ko kasi before you enter that, even though it's free, you have to put your card details there. So nilagay ko yung card details ko, di ba? So 7-day free trial lang siya, and then after that your card will be deducted about the payment. Eh, itong masterclass, it's an annual payment of $180. Imagine, 8,000 pesos ang ibabawas sa card mo after, pag nakalimutan mo. Eh, today is the last day of my 7-day free trial. So, after that 7-day free trial, magbabawas na sila sa card mo. So, sabi ko, tatapusin ko muna itong show kasi nga may show ako tonight, Antutan Says. So, after itong show, ika-cancel ko na. Eh, Pacific time nga pala yon kasi US-based yon. So, Naunahan ako i-cancel. Naunahan ako. So nabawasan agad ako na sa banyo na ako. Nagmadali ako dito, and then I searched Google on how to do it, how to cancel, how to refund. And then good thing about kasi ba ako ng email. And tungkol lang sa masterclass, how was my experience? Hindi ko alam kung ano sabihin ko, masaya yung masterclass pero pangit yung ginawa nila sa akin. Anyway, where was I? So ayun. So, to make the long story short, naunahan ako ng masterclass na bawasan yung card ko bago ko i-cancel yung subscription. So, ayun. Buti na lang, na-refund ko sila. Which is super duper good kasi once I, wala pang 5 minutes, nag-send agad ako ng email na this is wrong. I gave them the whole reason why, and then I submit a ticket. So, I submit a request, and then they gave me a ticket, one email, and then wala pang 5 minutes, nakareceive agad ako, na-refunded na agad. So, I just have to wait now 24 hours for my 5 to 10 days for my money to be reflected back on my card. And then I received another email right after that my money was already refunded on my card. And then when I look at my bank dito sa phone na ginagamit kong as camera, chinek ko yung video ko, nabalik agad. So yung kaba ko girl. Whew. Alam mo yung nag-init yung katawan ko sa sobrang kaba kasi girl 8,000 yun, tapos in a few days magbabayad ako ng bahay, wala na, it's ko laki ng binawas. Anyway, tuloy tayo sa makeup. Okay, get it together. So now, nakapag-prime na ako ng mukha. Actually, hindi ako nakapag-prime, nakapag-moisture na ako ng mukha. And I think Nivea Men is super moisture kasi siya, extreme moisture. So I don't think I will be needing primer pa na normally ko ginagamit kasi it's too moisture na eh. It's too moist. Moisture? It's too moist. Masyado na akong malagkit. And pag naglagay pa ako ng primer, hindi na dudulas na yung makeup kasi there's too much primer na, there's too much moisture na in your face that the product will not stick out na, will not stick in your face. Yata, yun. Basta yun, ang hindi ko lang ma-explain. Basta na-gets mo, diba? Na-gets mo. At kung na-gets mo yun, do not forget to like and subscribe, okay? Mag-like and subscribe ka. Ayun. Okay, so now that's that. Let's go now with our foundation. So, stick foundations tayo. Normally,
di ba, fina-fast forward ko na. Pero this time, since sabi ko nga, may ginawa ako sa tekniko, nagbago akong tekniko, where binawasan ko yung application ng or yung paggamit ng masyadong maraming products sa mukha ko. So, let's go with my LO first, yung shade ko talaga, just to cover the blemishes. Teka nga, am I itong, I think I'm, masyado na ata akong moist. Isat ko muna ng powder, very very light set ko lang ng powder. Kasi masyado pang malagkit yung mukha ko. And I don't want it to be like that. So, I'm just gonna set it with a little bit of powder. Para lang hindi, ano. As you can see, I'm not totally applying. I'm just dabbing it and then dabbing it on my face. May bago akong tigyawat. Okay lang. Ayan. Para lang kumapit. Hindi madulas. Naglagay ba ako sa leg? Hindi ako naglagay sa leg. Na sobrang kaba ko, girl! Ayun ko. Saan napupunta tong tutorial na to? Anyway, LO. So, takpan lang natin yung mga blemishes. Just a little bit. So, yun ang ginagawa ko. Kasi, ayun nga, ayun si Bobby Brown pa pala, napanood ko sa masterclass, si Bobby Brown, so for makeup. And that's where I got the idea na you shouldn't really put too much product on your makeup, even though if it's drag. You just, since full coverage naman tong foundation stick na ginagamit ko, I just have to put enough just to fully cover my face, but not to totally like amplify, you know, or pakapalin yung makeup. Kasi, most likely yun ang recipe para lalong, alam mo yun, lalong masira yung skin natin, at the same time, lalong hindi tumagal ang makeup kasi masyado na siyang makapal. So, yeah. And then, I'm just gonna blend this. Pagbe-blend, babalik ako. Ayan. So, as you can see, I just put a little bit, not too much, pero I put enough just to cover the blemishes like this, yung blemish ko dito, yung dark spots ko dito from pato yung acne and then itong bagong acne. So now, madadagdagan pa siya, lalo ko siya mako-cover by putting contours and highlights. Pero, still, I'm going to put very, very minimal. Just to, alam mo yun, to make it, hindi ko siya masasabing natural eh. Parang less product lang. Kasi hindi ko siya masasabing natural because it's drag. Hindi naman talaga natural lang drag at all. So, let's use contour. So I'm just gonna put a little bit here and then I'm just gonna blend it para maayos lang siya. So yan lang siya. And then dito, well normally talaga, binubuo ko talaga siya. Pero what I'm going to do is I'm just going to lightly apply it. Not totally like slather it with the TV paint stick in the contour. Just lightly lang. And then also here, I'm just gonna put dots. And then the nose. Actually, you know what I did sa nose? Gumamit ako ng brush. This one. Ayun o, product pa siya. So, tapos binuo ko siya hanggang dito. Hanggang dyan. Actually, you know what also? What's good about this technique that I did? Hindi ako umabot ng sobrang tagal. Well, ngayon, medyo matagal kasi I'm talking to a camera. Pero, nung Wednesday, wala pang, parang isang, lagpas isang oras lang ata eh. Parang more or less 1 hour lang. So, ang bilis. So that's that, and then let me just try to press it with this. Thus, I didn't totally put the contour forward on my face, just enough that so you would see, you know, when facing front, you would see that there's a contour, but not enough like ikakat ko siya. So that's what I'm going to do. So now that's that. Let's go with the highlights. This is FS45. And then I'll try to just lightly put, like, super onti lang. Parang basically, binabawasan ko lang yung amount ng product na nilalagay ko. Pero still getting the same, ano, same result. We're just going to blend it. Sponge. Oh, etong technique na napanood ko. Actually, hindi to from Bobby Brown, from TikTok. Na, kasi... Ang ginagawa kasi three-step process. So, may regular shade, may contour shade, and then may highlight shade. Pero, if you're going to do it, like, isa-isa, ilalagay mo muna lahat bago mo i-blend, mas madali. Pero ako kasi, ganun ang ginagawa ko. Dun sa akin nag-work. So, ina-apply ko na lang tong setting spray kapag nasa highlights na ako. Kasi, napalad ko sa TikTok, nilagay niya muna lahat, and then spray, and then siya ganyan i-blend. So, yeah. Actually, malaking
sobrang malaki ang difference, sobrang laki ng difference niya, promise, kapag naglagay ka ng setting spray before you blend. Sobrang laki ng difference, mas makikita mo mas well, mas maayos yung kapit, mas okay siya, mas madaling kapitan ng powder, at saka mas tatagal. Yan, itong nabuong cut crease, ayan, yan yung susundan ko sa aking bago, sa pag magagawa na ako ng eyeshadow, ng cut crease. Now, I'm gonna set it with powder na. So also, same with the powder, hindi ko siya gagamitan ng sobrang daming powder. Just enough to actually, you know, cover the face. Just enough to cover the face and set it. But not totally like, you know, smolder it like, yan, ganyan lang. Like, very minimal. Pero kung makikita mo sa camera, parang ang dami, di ba? Pero konti na lang nilalagay ko. I'm just basically dabbing it and setting it with powder. Not so much. Unahin ko muna yung highlights, yung mga high points. Diba, tipid din sa setting powder, nakakatuwa. Nakakatuwa, in fairness. May natira pa, o diba? Mabalik natin siya, para magamit pa natin siya sa next nating makeup. Diba tipid? So, here's another thing that I did. Nakaset na siya, diba? Nakita ko to, sino ba gumamit ito? But sa drag queen, nakita ko to sa isang drag queen. Ginawa niya sa isang makeup tutorial. I forgot who's the person, pero yeah. So, sa highlights, ibabrush off ko siya, pero maglalagay ako ng pigment. So, sa setting powder, ay, sa Togito press powder. I'm brushing off the excess, but at the same time, I'm applying press powder. Para nagkakaroon ng agad din siya ng coverage, at the same time, dimension. And then, pagdating sa contour, gagamit ako ng yung pinakita ko kanina. Gagamitin na natin yung ginagamit ko talaga sa contour, which is this one. Tapos, ang maganda nito, I don't need to fully apply later ng contour and powder kasi it's already been there before I set it. So yeah, I'm brushing it off, but at the same time, I'm putting color. Oh, you see? Right at this moment, I can already see the difference of this technique to my former technique that I've been using for the longest time. I can already see the difference. Number one, I'm using less product. Number two, I am saving more time. And number three, I am making less kalat. There. So that's that. And then, I'm gonna set it with a setting spray. Ayan. So patuyo lang natin tong face and then magkikilay na tayo. There. O, diba? Okay, so for the kilay, what I notice is that kahit meron pa siyang tasa, pero since hindi siya pointy enough for me to outline, what I did on Wednesday is that itong sobra, fill in ko na muna siya. I use it to fill in yung brows ko. Para hindi masayang sa yung tasa. Oh, di ba? Parang hindi siya napapunta lang sa basurahan. So I just used it to fill in first. And then tatasahan ko siya, tsaka agad ako mag-outline. I don't know kung pantay ang kilay ko tonight, pero sabi ko nga, kung hindi pantay ang kilay natin tonight, hindi pantay ang kilay natin tonight. Kung hindi natin masasolusyonan, dead man na lang. Pero feeling ko naman it's enough. Medyo pantay naman siya. Pata. Anyway, I'm gonna set it with na yung highlights na nilagay ko dito. I'm gonna set it with a pink, with a pink highlighter. So, let's set it. Ayun! Tiyari! Okay, now what I'm going to do is the color. So, sabi ko kanina, dalawang color lang ginagamit ko, which is brown. So, I'm just gonna darken this one using a brown powder. But I'm gonna follow this and then I'm gonna put it down here. So, that's what I'm also going to do. Follow this and down. And then after that, I'm just gonna blend it out. Let's do that. Juvia's place na rin. Para tipid. Just gonna outline it first. So there, and then I'm just going to blend that, and that's that. So let me just blend this. There. Okay. So I'm going to clean this though before I put gold. So I'm going para magkaroon rin ng base. So let's go again with our highlights. FS45. Use the brush and then clean it. So,
There. Daw. Lagyan natin ng gold. So, let's put gold. I'm going to use Kat Von D, my favorite gold. This one, super duper great. Like, super pigmented. Like, I don't know. Ta-da! Diba? So, nilagyan ko na siya ng gold. And then, what I'm going to do next is just I'm going to put liquid eyeliner. I'm just going to put winged liner. And then, basically, that's that. Dito daw, lalagyan ko lang ng brown. Wait, let me just do that for you now. Where's my brown? Ayan. So, pa-cute. And then, nalagyan ko lang ng black eyeliner. Pero hindi ko siya bubuin. Hanggang dito lang siya. Para lang may, alam mo yun, para lang mas defined, if you will. O, diba? Ayan. Oh. Sorry. Okay, so now I'm just gonna continue with the rest of the face. Let's go with the blush. I'm just gonna put a little bit of blush. Not totally little bit. Knowing me, hindi little, little bit. Pero just enough to, you know, to have a blush scene. So let's just get that. Just enough na pag nag-smile ako sa harap ng camera, kita, like face front, hindi yung kailangan ko pang gumanong para makita nila naka-blush ako. And then highlights. Diba, matatapos na ako. Kailangan ko na matapos din kasi eh. Na oras na. Papasok pa ako ng StreamYard. Okay, so highlights. Fair. Ah. Now for the lips. Now for the lips, I bought may buhok sa mata ko eh. Nahihirapan ako. Sorry. Excuse me. For the lips, I'm gonna use the same the pencil that I use for my brows. I'm gonna use it as my lip liner, just like the usual. But asan na yun? I bought a new lipstick, liquid lipstick. This is from Maybelline. Kasi paubos na yung dark brown ko na lipstick. Eh, ito ay galing sa Guam pa. So since wala na akong mahanap na ganito, this is Chamorita Cosmetics. Sa kamakarap sa Philippines. Wala na. So since paubos na siya, bumili na ako nito. It's still, you know, it's not totally dark brown just like ito, gano siya ka dark brown, pero it's chocolatey enough for me na maganda pa rin siya. So, yeah, so that's that. So I'm gonna line my lips and then I'm gonna put this and I'll be right back. So for the final touch, I'm just gonna put lashes on and then I'm gonna set it and then I'm gonna change my costume, probably wig, and I will be right back. Oh my god. Oh. Mm. Oh. Kamusta naman? Tawagin mo akong Cecilia. Sorry, Cecilia. O, diba? Maganda ba? Of course, maganda to rin. Happy ba? Happy to rin. Oh my god. So, ayun. Ganda, in fairness. Yeah. Okay. Grabe tong costume na to. Tagal ko lang hindi nasusuot to. Like, seriously, ang tagal na. Pero anyway. So, ayun. So, this is the look, you guys. Nagustuhan mo ba? Naku, sana naman nagustuhan mo. At kung nagustuhan mo, please do not forget to like this video and subscribe to my channel. Okay? So, yeah. This is the look. In fairness, masasabi ko na, tawag dito, it has the same effect like whenever I, like my normal routine, like super kapal na foundation. Siguro, dito lang sa part na to. Pero I guess it's fine. I mean, I can still see the texture of my face, the texture of my skin, but it has enough coverage na matakpan niya yung mga dark spots and blemishes ko without sacrificing the whole look. Like, hindi siya sobrang nipis na, alam mo yon. Hindi siya sobrang nipis na parang wala kang makeup, parang bitin ka sa makeup or parang antsaka ng foundation mo. Pero hindi siya sobrang kapal kasi tingnan mo, kita yung texture ng skin ko. So yeah, I think I'm happy. I think, this is a new process, this is a new technique, so, or new, I don't know, new routine. So I just have to, maybe I'll just have to keep on doing it until, you know, mahasa ko pa siya hanggang sa masanay ako, magamay ko pa siya kung ano yung pang dapat kong i-apply. Kasi number one, malaking tulong talaga siya kasi ang laking tinipid ng products, ang laki kong tipid sa products, honestly. So ayun. And my face is still the same without, you know, especially with the contour. My face is still the same without it being too dark. So that's what I'm, you know, feeling good about it. So ayun. Anyway, kailangan ko na pumasok kasi mag-aalas just na. At kailangan ko na pumasok sa StreamYard, magla-live pa kami. So thank you very much. I hope you like this video. Don't forget to leave a thumbs up, ha? Tsaka subscribe ko na kung di ka pa nakapag-subscribe, okay? So yeah, this has been your Attitours. Drinking to. See you on my next video, you guys. I love you. Bye!